Hello everyone and welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is February 2, 2022. Mga kaibigan, maraming po salamat sa 720 na nandito po sa umpisa ng ating live, 560 po sa YouTube at 170 po sa Facebook. At kung hindi nyo pa po nagagawa, no, please click subscribe. May subscribe button po tayo sa baba. Also, huwag nyo po kalimutan na meron tayong notification bell. Pa-click na rin po yung notification bell para malaman nyo po yung kung meron tayong mga bagong uploads or bagong naka-schedule na live streams. Also, huwag nyo rin po kalimutan paki-like at paki-share po yung ating mga videos. Lalo na po yung mga replay at paki-follow po ako sa ating second channel, Coach Jared Interactive. Ayan. If you like my shirt, BBM Sara Uniteam, this comes in green and in red. You can order po kay wonderfullymade.ph. Okay? Medyo hindi ko po siya pinapakita recently kasi she's very, very busy. Pero, yun. Sabi nila, wag daw muna eh. Next time na lang daw. Anyway, tuloy po tayo sa ating next topic. Medyo na-carry daw ako dun sa unang topic. Tuloy tayo sa next. Eto mga kaibigan, alam ko po, medyo ayaw nyo na ikinig kay Lenny Robredo. Pero this time, kailangan natin siyang pakinggan. Kasi kanina, naganap yung Bakit Ikaw? Presidential Interviews, something-something, ng DZRH and the Manila Times. Okay, so, nangyari po yan kanina. Kanina po yung kay Lenny Robredo. Oh my gosh. Oh my gosh. So, ang gagawin natin, mga kaibigan, kumuha po ako ng mga ibang mga parts lang na para sa akin eh, yun yung mga salient points para sa akin. Well, I'm sure you have your opinion may vary, pero para sa akin eh ito po yung ewan ko matawag bang bubus o pagkakamali eh, but I don't know. Who am I to say she's wrong? Pero dito sa mga parte na to, her response is one of the more stupid ones na narinig ko. Ay, naka. Anyway, pakinggan natin, mga ibigan. Unahin natin itong isang parte. Itong tungkol sa mga batas daw. Ang question is, anong mga nagawa mong batas na nagpabuti sa buhay ng mga Pilipino? Yun po ang tanong. Okay? Painggan natin yung sagot ni Lenny Bordero. Saan natin? Anong mga nagawa mong batas para sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino? Maliban dun sa mga nasabi ko na kanina, yung mga inihain ko na mga panukalang batas, yung pinakauna dun, yung Full Disclosure Bill, co-author din ako ng Freedom of Information Bill, co-author din ako ng Anti-Political Dynasty Bill, co-author ako ng NALUA, ng National Land Use, National Land Use Act. Yung isang malaking bill na naipasa namin, na napakahirap ipasa, yung tinatawag na TIMTA, yung Tax Incentives Management and Transparency Act. Patungkol ito sa mga incentives na binibigay ng pamahalaan para siguruhin natin na yung mga returns na nakukuha natin from the incentives na binibigay ng pamahalaan ay worth the incentives. Nahirapan kaming ipasa ito kasi kahit yung mga ehensya mismo, hindi sila nag-agree dun sa ibang mga itinutulak, parang contest siya between DOF and DTI. Pero masaya ako na naipasa natin ito kasi napakalaki siyang transparency measure. So marami tayo mga panukalang batas, pero a large part of it patungkol sa governance, patungkol sa transparency, patungkol sa empowerment. Yung pag-institutionalize sana yung BUB ay nag-offer din tayo pero hindi siya naipasa. So, majority ng ating FINAIL, talagang anti-corruption measure. Okay. Review tayo ng question, mga ibigan. Question. Ano ang question? Anong mga nagawa mong batas na nagpabuti sa buhay ng mga Pilipino? Take note.
batas. Ibig sabihin, pumasa na sa Kamara de Representante, umakyat na sa Senado, napunta na sa lamesa ng presidente at napirmahan na yan para maging batas. Ang sinabi niya, bill. Bill. Paano ka lang batas pa lang? Ibig sabihin, paano makikinabang ang mga Pilipino sa panukalang batas? Eh, hindi pa siya nagiging batas. My God, how stupid of this woman. Punta tayo sa ano? Legis. Lintik. Anyway, yung kauna-unahan doon yung sinulat, ito yun, yung full disclosure bill. Okay, yan. Anong nangyari dyan? Pending pa rin with rules simula ng 2016. Nakinabang ang Pilipino dyan sa pending? Asan ang fact checkers? Ilabas nyo ang fact checkers ngayon. Oh, ito. Ito yung sinasabi niya, yung tinta. Okay? An act enhancing the current tax system by implementing measures that ensure transparency, etc., etc. Okay. Batas na yan. Republic Act RA 10708, enacted December 9, 2015. Uy, may isa nga. Tama. Pero mga kaibigan, principal author, ang nakasulat dito, siya lang na principal author. Pero meron siyang mother bill. Ibig sabihin, kahit siya yung principal author, eh napalitan to ng iba. House Bill 05831. Dito sa House Bill, sorry, it's history. Ayan, House Bill 05831. Tingnan natin, baka nawala dito eh. So, napalitan po yung bill na yan. Sa bill po na ito, mga kaibigan, House Bill 0831, hindi na po siya nag-iisang principal author. Tatlo na sila. So, ibig sabihin, bago siya naging batas, ito muna ay na-refine ng ibang tao. Inayos muna to ng ibang tao bago yan naging batas. Sino ang umayos? Malamang si Rufus Rodriguez tsaka Maximo Jr. Rodriguez, Maximo Jr. Saka siya naging batas. Ano pa, mga naisulat daw niya. Bidang-bida siya dito eh. Pending naman to. Oh. Pending. Nasa rules. Oh, ano pa? Pending. Freedom of information. Ito yung sinasabi niya, an act to strengthen the right of citizen to inform to information held by the government. Ito yung sinasabi niya, freedom of information. Anong nangyari? Pending pa rin. 2015 pa. So ano alin dito sa mga batas dito na iyong naisulat o panukalang batas na iyong naisulat ang napakinabangan na ng mga tao? Sige. Ito, citizenship ni Pharrell Eldrian Wu. Mabuti pa siya, nakinabang siya dyan. O, paano yan? Asan na yung fact checkers? Nawala. Nawala pa rin? Nawala. Okay. Next. Ito sa nurses. Sa nurses naman, mga kaibigan, ha. Sa nurses. Let's go. So, in essence, mga kaibigan, hindi niya nasagot yung tanong.
Kasi ang tanong is ano yung napakinabangan ng tao? Eh dahil wala ka pang naipasang batas na napakinabangan ng mga tao, eh di wala. Na nga. Ito pa isa ito sa nurses. Sa interview po, Madam Vice, ng DZRH sa Filipino Nurses United, na pag-iiwanan na ang sweldo ng mga health workers sa private hospitals kumpara sa counterparts nila sa government hospitals. Magkanong buwan ng sahod sa tingin ninyo ang nararapat na alaga sa mga nag-aalaga o mga health workers natin na bugbog sa trabaho at palaging lantad sa banta ng virus? Dapat ang sweldong sasabihin natin laging competitive. So lagi itong relative sa ilan ba yung sweldo sa ibang bansa. Ang pinakamataas ngayon sa ASEAN na nagbibigay na sweldo ng mga nurses, if I am not mistaken, Singapore, parang almost 200,000 pesos a month. At tayo ay ang mid-level yata natin nasa 30,000 pesos lang. Kaya nagka-problema tayo. During the surge, nagka-problema tayo kahit may beds available pa. Wala nang health workers. Wala na. Hindi naman natin ma-blame yung health workers natin. Kasi may mga pamilya silang binubuhay. Siyempre, kung saan nila mabubuhay na mas maayos yung kanilang pamilya, doon sila. So, talagang ang pinupush natin, alisin yung salary cap. Kasi meron kasi tayo mga salary caps eh. Alisin yung salary cap para sa mga health workers. Para maging competitive man lang yung ating salaries. At ito ay hindi lang ito yung basic salaries, pati yung compensation package. Halimbawa, yung hazard pay. Yung hazard pay na nasa Magna Carta for nurses. Talagang kailangan sinusunod natin to para hindi nawawala yung health workers natin pumupunta sa ibang bansa. So hindi lang para sa inyo, hindi lang ipapantay sa mga nurses sa private sector, kundi sa mga kalapit nating bansa. Kailangan kasi nauubos yung ating health workers. Nabanggit nyo ho yan, Madam Vice. Talagang very tempting ang mga offer sa mga nurses natin. Marami sa mga bansa sa Europa, sa Amerika, kung saan-saan. Filipino nurses talaga ang pinipilit nila. May mga offer nga, Vice, na pumunta lang doon. Isama mo na pamilya. Isama mo na asawa mo, pamilya mo. Dalhin mo na, may libreng pabahay. Babawalan niyo ba ang mga nurses natin na umalis at magtrabaho abroad? Hindi natin yan pwedeng bawalan. Hindi natin pwedeng bawalan kasi choice nila yon eh. Ang pwede natin gawin talaga, gawin natin attractive din yung ino-offer natin sa kanila. Halimbawa, bakit ba yung ibang bansa gagawin yung lahat, ma-attract lang yung nurses natin? Kasi yung mga nurses natin pinakamahuhusay sa buong mundo. Pinag-aagawan kasi mahusay mag-alaga. Pinag-aagawan kasi mababait. So, yung advantage na sa atin, kailangan lang mag-invest tayo para hindi na sila kailangan umalis. Kasi ang paniniwala ko, marami naman sa kanila, I would rather stay dahil ayaw nilang mawalay sa kanilang mga pamilya, ayaw nilang may mga nanay, may mga parents silang inaalagaan, mga anak nilang nag-aaral dito. So kung enough lang yung compensation na binibigay natin sa kanila, ang hope natin, hindi na sila alis. Hindi nyo babawalan, pero lilimitahan nyo ba yung bilang na pwedeng umalis? Yun yung ginagawa ho natin ngayon. Ginagawa natin ngayon kasi pandemic, pero kahit kasi hindi pandemic, magiging problema natin yun. Kahit walang pandemic, magiging problema natin yung paglabas ng mga healthcare workers natin. Hanggang hindi natin inaayos yung compensation package. So sa akin, itong pandemic parang na-exacerbate niya kasi yung sitwasyon, di ba? Na ramdam na ramdam natin na kulang na kulang na kasi kailangan natin ng nurses tapos wala na. Kasi umalis na sila kasi mas maganda yung in-offer sa kanila doon at hindi nila yung kasalanan na yun yung pinili nila. Kasi may mga pamilya sila eh. Thank you, Vice. Okay. Ulitin natin yung tanong, ha? Ulitin natin yung tanong. Sa interview po, Madam Vice, ng DZRH, sa Filipino Nurses United, na pag-iiwanan na ang sweldo ng mga health workers sa private hospitals kumpara sa counterparts nila sa government hospitals. Comprehension, Madam Lenny. Comprehension. Na pag-iiwanan na ang sahod ng mga private nurses kumpara sa mga nasa government hospitals. I-breakdown natin. Ulitin natin.
na pag-iiwanan na ang mga private nurses pagdating sa sahod. Private nurses pagdating sa sahod kumpara sa government hospitals. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, ang private ang mga nurses sa private hospitals ay mas maliit ang sahod kumpara sa mga nasa government hospitals. Bakit? Kasi po mga kaibigan, ang nasa public hospitals, if I am not mistaken, ang kanilang minimum ay nasa 35,000 pataas na. So, ano ang sinagot ni Lenny? Ang sagot ni Lenny ay tanggalin ang salary cap. Ang salary cap po, mga kaibigan, ay nangyayari po yan kadalasan sa mga government employees. Actually, meron din naman sa loob ng private. Pero hindi ano, kasi ang nagde-determine ng salary cap o yung ceiling ng sahod ay ang kapag syempre, kapag yung private, edi yung kumpanya, yung private hospital. Sa gobyerno, pag government hospital, gobyerno ang magsasabi ng salary cap. Ngayon, mga kaibigan, if I'm not mistaken, ang minimum na sahod ngayon sa gobyerno, pag government hospitals, is around 35,000. 35,000 to 40,000 yata. Minimum. Kapag government hospital. Hindi niya sinagot yung sa private. Yun yung tanong eh. Yun yung tanong. Lenny. Yun yung tanong, Lenny Robredo. Ang tanong na pag-iiwanan ang mga private nurses kumpara sa government hospitals. Ano ang solusyon na ibibigay mo? Tanggalin ang salary cap? So anong ibig mong sabihin? Gagawin mong mandatory sa mga private hospitals na taasan ang sweldo ng mga private nurses? Walang problema. Maganda yon. Pwede naman. Saan mo kukunin yung pambayad? Saan mo kukunin ang pambayad sa dagdag ng sahod ng mga private nurses? Kasi kung private yan, mga kaibigan, malamang sa malamang, walang government subsidy yan. Walang pera yan nakukuha sa gobyerno. At kapag nagtaas ng sahod yan, saan nila ipapasa yung cost ng pagtataas ng sahod? E di sa pasyente. Diyos ko. Listening skills. Recently lang, mga kaibigan. Ay, naku. Hindi ko na lang kukwento. Pero ito lang masasabi ko. Mahal na magpa-ospital ngayong panahon na to. Lalong panahon ngayon ng pandemya. Ernesto David Libiran, maraming pong salamat sa inyong super chat. Super sticker. Sobrang mahal na magpa-ospital ngayon. Tapos, ang isasagot mo, tanggalin ang salary cap. Sino magbabayad ng dagdag na cost? Ang simple lang naman yung tanong eh. O sige, tatanggalin mo yung salary cap, paano? Magbibigay ka ba ng government subsidy sa mga private hospitals para pandagdag ng sahod ng mga nurses? Magbibigay ka ba ng mga tax liens, tax benefits sa mga private hospitals, sa mga healthcare institutions para hindi na ganun kalaki ang kanilang cost para sa mga sa taxes at sa iba't iba pang government related expenses at maipasa nila yung savings na yon sa sweldo ng mga nurses? Saan mo kukunin yung perang pandagdag ng sahod ng mga private nurses? Kasi yun yung tanong. Private nurses.
Wala. So, sa hinaba-haba ng sagot dyan ni Lenny Robredo, walang punto, hindi niya nasagot yung tanong. Sabi ni Verlin Pangzeo, nako, mali na lang yung tanong, coach. Hindi ata na nai-advise sa kanya. Heha. Sakit sa bangs. Next. Next. Let's go. Next. Ito, medyo matindi to. Yung Mutual Defense Treaty. Pakinggan natin to, mga ibigan. Medyo mahaba lang, 6 minutes. Sa report ng iba't ibang local at foreign media noong February 8, 2019, 61 Chinese fishing vessels ang nakahimpil malapit sa Pag-asa Island, isang munisipyo sa Palawan at nasa West Philippine Sea. Noong July 24, 2019, 113 fishing vessels ang naispatan ng AFP, Western Command, na malapit din sa Pag-asa Island. Muling nakita ang Westcom ng 136 fishing vessels na aali-aligid naman sa nasabing isla noong March 3, 2020. At noong November 20, 2021, mismong si National Security Advisor Hermógenes Esperon ang nagkumpirma sa media na 45 Chinese Maritime Militia ships ang nakita sa Pag-asa Island. Ilang insidente na rin ang naiulat na itong mga Chinese vessels ay humaharang sa ilang AFP vessels. Ang harsh sa comment section na kayo, ha? Nagdadala ng supplies sa mga sundalo natin sa Pag-asa Island. Narito po ang crisis scenario para sa inyo, Madam Vice President. Sa on-air and online bakit ikaw simulation exercise na ito, ang role po ninyo ay nakaupong presidente ng republika. Ang gusto po namin marinig ay kung ano po ang inyong executive decision, step by step, orders sa katang-isip na crisis scenario na ito. Ngayon po ay September 8, 2022. Ito ang inyong first 100 days bilang Pangulo ng Bansa. Ilang araw matapos kayo mahalal noong May 9, 2022, agad na binata kayo ni US President Joe Biden sa pamagitan ng isang tawag sa telepono. Dito kayo inimbitahan na pumunta sa Amerika para sa inyong state visit. Isang araw bago ang one-on-one meeting ninyo ni President Biden sa White House at pagkatapos ng iyong pagsasalita sa US Congress, pinuntahan kayo sa inyong hotel sa Washington D.C. na isang undersecretary ng Department of State. Ang haba nga ng tanong ni Deo, mga alman. At Director for Intelligence ng Central Intelligence Agency, CIA. Ito ay binigyan kayo ng intelligence report, Madam President, na inilahat ang plano ng pagsalakay 5 araw mula ngayon ng may 300 Chinese Maritime Militia ships sa Pag-asa Island. Kasabay nito ay nagkaroon ng Luzon-wide blackout na gagawi ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP. At 40%, alam po natin na 40% ng NGCP ang kontrolado ng State Grid Corporation ng China. Sabi sa inyo ng Undersecretary ng Department of State, ito ang dagdag na agenda ninyo sa inyong closed-door meeting ni President Joe Biden bukas bago inyong photo ops sa PressCon sa White House Press Corps. Madam President, sa loob po ng 5 minuto, ano po kaya ang executive decision ninyo sa intelligence report na ito ng CIA na sasabihin nyo kay President Joe Biden? Ano kaya ang step-by-step orders ang sasabihin ninyo na ginawa na ninyo matapos ninyong matanggap ang intelligence report kahapon tungkol sa national and international security threat sa Pag-asa Island? Madam President. Unang-una, kung lampas ng 100 days, o ikaw 100 days in office ko, yun ba yung, yung hypothetical scenario? Kung 100 days na ako in office, hindi na mangyayaring mabibigla ako. Kasi yung una kong gagawin pagkaupo ko ay sisiguraduhin ko na yung ating armed forces ay equipped
para malaman nila kung anong nangyayari doon na hindi tayo masyashock. Hindi tayo mabibigla na may ganito palang formation pero hindi natin alam. Yun yung number one. Yun yung number two, heavy, kung nga hypothetical nga, lulusubin na tayo, meron tayong mutual defense treaty with the US. Na yung mutual defense treaty natin with the US, naglalayon na pag merong scenario na tayo ay merong aggression galing sa labas, ay tutulungan tayo ng US. Pero pangatlo, ang gagawin natin pagkaupo natin, sisiguraduhin natin na yung presence natin sa West Philippine Sea ay very apparent na. Kasi yun yung kulang sa atin ngayon. Sisiguraduhin natin na yung ating mga manging isda ay bibigyan natin ng enough capability, saka enough equipment para makapangisda sila na hindi sila natatakot. Meaning to say, ang klase ng bangka na dala nila ay... Ngayon kasi yun yung kanilang pinaka-problema. Maliliit yung bangka nila, hindi sila makakapunta doon sa malayo. Sisiguraduhin natin na kaya na nila yun, tutulungan natin sila. Pangalawa, sisiguraduhin natin na yung Coast Guard natin. Yung Coast Guard natin ay equipped siya. Yung capacity niya para i-guard yung ating border, saka yung ating mga mangingisda ay nandun. Kasi yung presence ng Coast Guard, yun yung magbibigay ng confidence sa ating mga mangingisda na may nagbabantay sa kanila. Pangatlo, yung ating AFP ay dapat handa. Na kung kinakailangan ng Coast Guard na humingi ng saklolo sa ating Philippine Navy, ay unang-una handa sila. Pangalawa ay meron silang kagamitan na maayos para makasaklolo sila. Pero sa ngayon, Madam Vice President, ang AFP natin ay hindi pa fully equipped. Ayan, kumbaga, yung support ng alalay sa West Philippines ay hindi po hakayanin kung tatapatan po tayo ng China. Ito po, kaya tayo ay yung ating 100% support sa modernization program ng AFP ay nandyan. Sa lahat na mga briefings na sinasagawa sa atin, mula the entire time na Vice President tayo, yun yung sinasabi natin sa kanila. Na fully supportive tayo sa modernization plan. Kasi gaya ng sinasabi ko kanina, kailangan maging credible yung ating defense posture sa South China Sea na hindi man natin kaya na tapatan tangke to tangke o barko to barko. Barko to barko. Hindi man natin kayang tapatan. Alam nila na pag nilusog nila tayo, ay masasaktan din sila. Pag nilusog nila tayo, masasaktan din sila. What the hell? Oh my God. Okay. Sakit sa bangs. First 100 days, ito yung mga keywords ng tanong eh. First 100 days, yun yung una. Second keyword, nakakuha ka ng intelligence. Nakakuha ka ng intelligence na within 5 days, ay aatakihin ka na. Keywords yun eh. Keywords yun. So in your first 100 days, nakakuha ka ng intelligence galing sa Central Intelligence Agency na within 5 days ay aatakihin ng China ang Pilipinas. Ba't ka naman napunta sa mangingisda? Mga kaibigan, pinadali na nga yung question. Ano ang iyong step-by-step na gagawin? Clue na yun eh. Ano yung isa-isa mong gagawin? Una, hindi ako magugulat. Ha? Hindi ka magugulat? Bakit daw? Kasi sisiguraduhin daw niya na handa na sila, na handa na ang Pilipinas kung sakaling meron mang threat ng invasion galing sa China. At pasisipain daw niya ang Mutual Defense Treaty. Mamaya, pupunta tayo sa Mutual Defense na yan. Mga kaibigan, sige nga, paano mo madedevelop ang armed forces of the Philippines within 100 days na kaya mong sumabay, na kaya mong saktan ang China? Sige nga. Sinabi mo pa
bibigyan natin ng kapasidad ang ating mga mangingisda sa pamamagitan ng bangka na makapangisda sila ng walang takot. Paano? Bibigyan mo silang barel sa mga bangka nila? Bibigyan mo sila ng mga what do you call this? Mga barko na may mga weapons para hindi sila matakot? Ang weird eh. Tapos minention pa niya yung Mutual Defense Treaty. Alam niyo mga kaibigan, hindi po ako eksperto sa international relations. Mas magaling po diyan si ano si si Sas Rogando Sasot. Mas magaling siya diyan. Pero meron po akong narinig tungkol diyan sa Mutual Defense Treaty na 'yan. Ipapapanood ko po sa inyo. Na ipaliwanag po niya ng malinaw na malinaw kung kailan sisipa ang Mutual Defense Treaty. Pakinggan niyo to. It's reported that your government will seek $2 billion in rent from the U.S. for the Philippine bases. Is this an accurate report? No, it is not. We have never talked about figures. Louder and clearer. We can understand the question. The question was, is it correct that we have demanded $2 billion in the rent? The answer is no. We haven't quoted any figure. What we have asked is this. We want a study. What is it that is necessary in order that we can perform our job? You and I know that if the Philippines is attacked, the United States is not necessarily bound to immediately react because correct. The provision of the Mutual Defense Pact is that you will immediately take steps as is necessary to meet the contingency in accordance with your constitutional processes. What does that mean? That means that you go to the Senate and the House of Representatives. What does that mean? That means delay while we are dying there. Malinaw ho ba mga kaibigan? Simple lang naman po ang paliwanag dito ni dating Presidenteng Ferdinand Marcos. Opo, meron tayong Mutual Defense Treaty. Meron tayong Mutual Defense Treaty. Totoo po yan, meron yan. Sisipa yan kung kailangan. Pero mga kaibigan, bago pa po sumipa yan, ano po yung paliwanag dito ni President Ferdinand Edralin Marcos? Bago sumipa yan, ay kailangan mo nang sundin ng gobyerno ng Amerika yung kanilang constitutional process. Ibig sabihin, kailangan mo na nilang pag-usapan yan sa Kongreso, kailangan mo na nilang pag-usapan yan sa Senado, bago sila makapag-desisyon at makapagpadala ng mga sundalo sa Pilipinas. Kaya nga sinabi ni dating Presidenteng Ferdinand Marcos na habang kayo ay nag-uusap dyan kung dapat ba kayong tumulong sa Pilipinas, kami ay namamatay na dun. Alam na eh. Hindi naman kasi assurance yung Mutual Defense Treaty. Hindi assurance 'yun. Paano kapag hindi pasok sa interest ng Amerika na makipagbakbakan laban sa China kasama ng Pilipinas? Kaya nga nung si BBM ang tinanong ng ganyang question, anong sinabi niya? Wala tayong ibang choice. Bilateral talks talaga. Hindi tayo pwede makipaggera. Walang gusto maipaggera. Ayaw maipaggera ng Pilipinas, ayaw maipaggera ng China. Kailangan natin mag-usap. Tapos tinanong kung isasama ba ang Amerika sa usapan na to. Sabi niya, hindi pwede. Pinas at China lang. Ba't ka magsasama ng arbiter? So yung sagot ni Lenny Robredo,
hindi makatotohanan. Wala. Wala, wala. Walang, sabi ko nga sa inyo, ang usapan dito, yung pinakamalapit sa katotohanan. Tingin nyo ba magagawa ni Lenny Robredo na i-improve ang ating Philippine defense within 100 days? O sabihin natin, day 95, bigla ka nakakuha ng impormasyon na mayroong threat to the national security of the Philippines from China. Makakapagsalita ka. Makakapagpadala ka ng sundalo, makakapagpadala ka ng barko. A second largest, if not the largest navy in the world ang China. Second largest, if not the largest. Ang China. Inaka talaga. Inaka ng motherhood statements, Lenny Robredo. Okay. Meron pa siyang sinabi actually na pinag-usapan din yan. Ang sabi, hindi ko na lang inano yung video kasi hahaba na sobra itong ano natin, itong discussion tungkol dito. Ang sinabi niya, makikipag-cooperate lang daw ang Pilipinas sa China kapag tinanggap na nila yung arbitral ruling. Yan. Sinabi po niya dito sa DZRH, bakit ikaw? Same answer. Ang sabi niya, for China, we will collaborate with them in areas that we have no conflicts such as trade and investments. Sinabi rin po niya yan sa ano kanina, sa interview ng Bakit Ikaw, no? Same answer. Ito po mga kaibigan, I think is parroting another political figure. Hindi ko sinasabing mahusay, pero political figure din nonetheless. Si Carpio. Si Carpio po mga kaibigan ay gusto rin niya na magkaroon ng partnership ang Pilipinas at ang China pagdating sa trade, lalong-lalo na sa paggamit ng West Philippine Sea. Okay. Ngayon, mga kaibigan, tingin ba, bakit ko napansin to? Kasi mga kaibigan, in history, sa atin pong kasaysayan, ay hindi po tumatalab na ang isang bansa ay nagpapatuloy ng trade kapag mayroong conflict. Hindi po imposible yan. Hindi po nangyayari yan sa kasaysayan natin. Example, noong 2012, mga kaibigan, nagkaroon tayo ng unang-unang problema sa saging. Bakit po tayo nagka-problema sa saging? Sa trade ng saging. Dahil, mga kaibigan, dito po sumabog yung issue ng Scarborough Shoal. At dahil dyan, nagkaroon ng banana ban ang China at Pilipinas. Banana growers in the Philippines say the crisis in their industry is collateral damage from the territorial dispute over the South China Sea. China, the biggest export industry, the Philippines' biggest export industry, imposed tighter controls after it claimed pests were found in banana imports. May ano daw, may pest daw. Pero ang totoo niyan, mga kaibigan, nitong panahon na to, eh nagkakagulo na sa West Philippine Sea. So paano mo maa-apply itong iyong plano na hindi magkakaroon tayo ng trade at investments sa mga areas na wala tayong conflict? So huwag natin pag-usapan yung West Philippine Sea. Doon na lang tayo sa wala tayong conflict. Parang Vietnam. Ang problema po kasi, ang Vietnam, eh hindi po tayo katulad ng Vietnam. Ang trato po ng China sa Vietnam, parang kapatid. Tayo, ang trato sa atin, kapitbahay. Kaiba yun. Kaiba yun. Based on March 2012 data, ito po galing to kay Crappler, itong balita na to. Si Crappler versus Crappler ulit. Based on March 2012 data from the NSO, China accounts for 14.9% of the Philippines' total exports, with shipments amounting to $642 million. So, yan po ang problema. Noong nagkaroon tayo ng problema sa Scarborough, ayan, nagkaroon tayo ng problema sa ating export ng saging.
talo ang Pilipinas ng 642 million dollars. So paano ulit? Paano ulit? Paano ulit? Hindi naman tungkol sa West Philippines ito, itong saging. Napakalayo sa West Philippines itong saging na to. Pero nagkaroon ka ba ng trade? Nagkaroon ka ng investments? Wala. So paano mo mapapanindigan yung pangako mo? Malabo rin. Wala rin. Mga kaibigan, meron din po siyang sinabi, pero hindi ko na lang ano, hindi ko nakita yung video eh. Kasi at one point, nairita na lang ako sa boses ni Lenny. Sabi ko, wag na lang. It's not worth it. Ito po sinabi niya tungkol kay BBM. Robredo to Marcos Jr., no reconciliation without justice. Yan ang sabi ni Lenny. Ang sabi niya, nakabase kasi yan sa justice. Ano bang tanong? Robredo, a presidential aspirant, made the response when asked if there is a chance to reconcile or unify with Marcos. Hindi ko nababasahin yung editorial nila. Bahala sa sabuhin nila. Who is running for president in the 2022 election. So sabi, ang sagot ni Lenny, nakabase kasi yan sa justice. Meron pa siyang hindi pinapanagutan na ginawa. Mahirap pa ay magkasundo kung walang pagtanggap. Hindi nagbabayad. Kung basta na lang tinanggap iyong ganun dahil sa unification, ano ang mensahe na binibigay natin? Na okay lang ang abuso? Okay lang ang corruption? Okay lang na convicted of a crime at hindi pa napapanagutan ang conviction tapos ino-offer mo ulit ang sarili mo? Nasaan ang fact-checkers? Sabi niya, ako very forgiving akong tao pero hindi ito. Ako lang, bansa natin ang nakataya. Ang sabi. Ito muna, no, balangkasin natin itong statement na ito. Ang sabi niya, kapag daw ba tinanggap daw yung offer of unification, eh, ibig sabihin okay lang na ng abuso, okay lang ang corruption, okay lang na convicted of a crime at hindi pa napapanagutan ng conviction, tapos ino-offer mo ulit ang sarili mo. Unahin ko muna yung abuso. Sino bang hinabla sa pang-abuso? Ang mga, malamang yung abuso na yan, ang ibig sabihin, ang pinapatungkulan dyan ni Lenny Robredo ay yung human rights violations. Malamang sa malamang. Ba yan? Ang laki. Wait. Ganyan natin yung code. Yan. Yan. Okay. Ang pinapatutungkulan dyan sa pagdating sa abuso ay yung human rights violations. Yan. O tapos, anong issue dyan? Bakit? Kasi po, naghabla itong mga biktima ng human rights violation sa state, sa Hawaii. Convicted po doon ang mga Marcoses. Nag-guilty daw sila of human rights violations. Tapos, nung dinala po yung ruling na yan sa Pilipinas, ano po ang nangyari? Ano pong nangyari? Ito po ang nangyari. Court of Appeals affirms ruling junking, binasura ang $2 billion compensation claim ng human rights victims. In a 3-page decision dated January 3, 2017, penned by Associate Justice Norman D. Pizarro and concurred by Associate Justices Samuel Gerlan and Joseph Lopez, the CA's 12th Division affirmed its July 17, 2017 motion and found no new substantial matter that would warrant the reversal of its former ruling. Ano pong sabi ng Court of Appeals? The final judgment
was constitutionally infirmed. Ibig sabihin, hindi alinsunod sa ating konstitusyon. Although the complaint in MDL 840, ito po yung kaso sa states, was filed under the Alien Tort Statute, also called the Alien Tort Claims Act. The same was disposed on the basis of a different law, presumably the Torture Victims Protection Act. Meron pang isa. So, mali daw yung ruling. Pangalawa, ito. It added that the Hawaii District Court certified the MDL 840 as a class suit, which meant that the parties who filed the case both for themselves and those they seek to represent share a common legal interest. That is the subject of the suit, over which there exists a cause of action is common to all persons who belong to the group. But, ano sabi niya? Asa na yun? The CA said the Hawaii court failed to ensure that the 10 Filipino citizens who initiated MDL 840 were truly and legally authorized by the other purported claimants. In the absence, therefore, of such authority, the final judgment rendered by said court is not binding because the right to due process of all the unnamed claimants as well as the herein respondent estate had been violated. Bakit daw hindi tinanggap ng ating korte ang ruling ng US maliban sa wala itong jurisdiction sa Pilipinas ay dahil hindi raw kasi nabigyan ng due process. Hindi lamang yung biktima ng mga Marcoses, quote-unquote, pero pati na rin ang mga Marcoses mismo dahil hindi sila binigyan ng pagkakataon na harapin ang kanilang mga nagrereklamo laban sa kanila. So wala. Hindi tinanggap ng Court of Appeals yung ruling na yan sa states. So ano yung sinasabi dito ni Lenny Robredo na abuso? Wala. Okay lang ang corruption? Nasaan ang corruption? Meron bang criminal conviction na ang mga Marcoses? Na final and executory? Wala. Okay lang na convicted of a crime? Nasaan yung conviction of a crime? Nasaan? Kasi mga kaibigan, ang pinagbabasihan lang nila ay ang GR 152154 na isang civil case. Kasong civil po ito, mga kaibigan. At maski dito, tignan nyo, never nila sinabi na merong nakitang ill-gotten wealth. Alam nyo ang sinasabi nila? Alleged ill-gotten wealth. Tignan nyo, Alleged. Petitioner has failed to establish the third and fourth essential elements of Section 3 of RA 1379 with respect to the identification, ownership, and approximate amount of the property which the Marcos couple allegedly acquired during their incumbency. Alleged. Actually, hindi nyo makikita yung word, kahit anong word dyan na nagsasabi na nagnakaw talaga ang mga Marcoses. Ang sinasabi lang dyan ay alleged. Ayun, no? In all the alleged ill-gotten wealth cases, alleged pa rin hanggang dito . Filed by the PCJG. Walang final. So ano pa? Ano pa yung kaso na sinasabi ni Lenny Robredo na hindi pa napagbabayaran na may conviction? Alin yung failure to file income tax return kung saan nagbayad na siya ng 68,000 pesos? Na wala rin namang ruling na walang hatol na kulong? Come on.
Oh, come on. Ang tobolahan. So mga kaibigan, in the final analysis, actually, napakahaba ng video na yun. Dalawang oras, mahigit. It's 2 hours of my life that I'm not getting back. Dalawang oras ng buhay ko na hindi ko na maibabalik. Wala eh. Wala talaga si Lenny, mga kaibigan. She is, I don't know. Wala eh, wala talaga eh. Wala. Wala nga eh. Wala talaga. Hindi ko na, wala na akong pwede pang sabihin, kundi yun lang. Wala, wala na talaga. Wala, walang kwenta. Wala, wala, walang kwenta. So mga kaibigan, ako na yung nag-aksaya ng oras para sa inyo. May nag-aksaya ng oras para sa inyo. Ay, nako. Aha. Nga. Nga. Wala talaga. Wala talaga. Nga lang. Simpleng mutual defense treaty. Hindi niya naiintindihan. Simpleng formation lang ng question tungkol sa nurses. Hindi rin niya naiintindihan. Na-miss niya yung private. Private nurses. Wala. Nga. Nga talaga. Wala. Lutang talaga si Lenny. Lutang talaga. At kung after nitong video na to, no, let's say may nakapanood nitong sa DZRH at nabilib na bilib pa rin kay Lenny, eh, ewan ko na lang talaga ako kung ewan ko na lang talaga ako anong merong utak. Ewan ko. Kung anong utak meron mga taong ganun. Kasi wala. Wala talaga. Nga na lang talaga. Sorry na lang. It's a waste of time. It's a waste of energy. Wala talaga eh. Tinry ko talaga eh. Umi-effort talaga ako. At syempre, in the interest of fairness, di ba? In the interest of fairness, eh, gusto mo na medyo mas maayos siya ng konti. Wala eh. Wala talaga eh. Wala talaga eh. Wala talaga eh. Anong gagawin natin? Anong ipilit ko na meron eh? Wala naman talaga. At anyway, maraming pong salamat sa inyo. Patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Please like, share, and subscribe. And follow me rin sa aking Coach Jarrett Interactive. Also, don't forget to share po yung ating mga replays. Napakalaking tulong po niyan sa atin. No, mga kaibigan. So, I'll see all of you tomorrow, 11:15 p.m. on our next Coach Jarrett Live. Bye, everyone. And I'll see all of you tomorrow.